All right, fantastic morning, everyone. Spartans, di ba? Mag-ingay. Di ba? So, hindi kayo makapag-ingay, naka-unmute kayo lahat. Kaya bago ako mag-umpisa, di ba? I want you to comment sa ating chat box. No, kung loud and clear po ba ang ating audio, comment 1 kung dinig niyo po ako. Ayan, so thank you very much po sa mga nagko-comment. Yan, ang dami, nagwa-1-1-1-1-1-1-1. Diba? So, it's a beautiful Monday evening. Diba? And our first MTS for the year. So, Happy New Year po sa inyong lahat. Diba? And now, diba? Ilan po bang bilang natin ngayon? We are about... teka, ang dami nakaharang yon. 98 dito sa ating Zoom and 18 sa ating Facebook Live. So more than 100 na po tayo ngayong gabing ito, no? So ano bang meron ngayong gabing ito? Ngayong gabi po is so special, 'di ba? Kasi ito pong MTS natin, ibig pong sabihin, no, is Meet the SparTANs. So sa mga bagong sali po ngayon, meron po bang first time, no? First time na attend ng Meet the SparTANs. Every Monday po natin ginaganap to 8 PM, pero since New Year, no, 2022 na, and sobrang daming ganap na po yung nangyayari sa ating negosyo, ginawa na lang pong every 2 Mondays per month, di ba? So mag-comment ka nga, gusto kong malaman kung mayroon po ba tayong bagong member na first time aaten ng MTS. Comment 5 kung first time mo na maka-attend ng MTS. Ayan, si Sir Dennis Orpia, sabi po niya, 5. Diba? Ayan po, si Jerry Diamada and Alpha Warriors Doc Emily Kalingay. Ayan, so welcome po sa ating MTS. Ayan, si Ma'am Jenny Lynn Cortez-Raga sa ating Facebook Live naman po, nag-comment din. Diba? Sa mga bago po, no, welcome to Meet the SparTANs. Isa po to sa mga platform natin para marinig natin, ma-witness natin yung mga IFERN journey ng mga ating mga special guests for tonight. And para mas maintindihan po ninyo, no, ngayong gabi po is very special yung mga guests natin kasi po ito po yung mga rising stars. Diba? Kumbaga ngayon pa lang talaga pumuputok yung pangalan nila dito sa IFERN. No? And kung ikaw, wala pa yung downline mo, kapatid, tawagin mo na. Diba? I believe hindi lang ito yung kaya natin na bilang. Kokonti pa lang to, 107, tsaka 16 sa Facebook. Kokonti pa lang to, kaya tawagan mo na yung downline mo kung kinakailangan. Diba? Kung ikaw yung downline at wala pa yung upline mo, tawagan mo na rin. Diba? Para matuto siya ulit. Kung ano bang meron sa IFERN, kung para makarelate siya ulit. Diba? Kasi po, ngayong gabing ito, dalawa po ang guest natin for tonight. Diba? Me personally, hindi ko pa sila na-meet, no? At hindi ko pa rin po alam yung kanilang mga background. Diba? Kung mapapansin nyo sa poster, si Doc, obviously, doctor po siya, no? Pero hindi natin alam kung bakit ba siya nasa IFERN. So, malalaman natin ngayong gabing ito. And later on po, no? Kukuha tayo ng mga questions from the participants dito sa Zoom and sa Facebook Live. I-prepare nyo po yung mga katanungan ninyo mamaya, di ba? Para personally, mabasa ko po yan. Para po mas madaling mabasahin yung mga questions ninyo. Di ba? I-gcast nyo lang po para madali ko pong mabasa. So again, bago tayo mag-umpisa, we will gonna do our traditional shout out ng mga teams natin. Di ba? Ayan, so kung ikaw, andito yung team mo, i-shout out muna. Umpisa natin sa Team Empire. Di ba? Team Warriors. Ayan, sabi ni Dayan, K-Team Superstars, Team Gold, Team Shelby, of course, my team, di ba? Team Generals, Team Blaze, Team Troopers. Andiyan ba kayo, Troopers? Diba? Warriors Team MD. Wow, grabe, oh. Warriors na, Team MD pa. SparTANs Invincible. SparTANs Mindanao. Alpha Warriors. Ayan, Elite BTS. Mga Korean po ba yan? Alright, gandang gabi po. Game Changers.
Winning team, Jeddah, di ba? So, ang dami. Meron pa tayong alas. Andiyan po ba yung alas natin? Di ba? Ayan, US Gen, di ba? Gold, alright. So, ayan po yung mga sub-teams natin. Kung ikaw, hindi yung paalim team mo, tanong mo kay Upline, di ba? And, sino ba yung mga bisita natin ngayong gabing ito? Mamaya, malalaman natin. Kaya tawagin mo pa yung mga kagrupo mo. Ilan na ba? Nadagdagan na ba? Ayan, 190 na sa ating Zoom and 18 sa Facebook Live. Alright. So, asan na ba yung mga guests natin? No, huwag na natin patagalin to. Kasi ako medyo excited na rin ako. Diba? To our special guests, syempre unahin ko na po, no? Ladies first, diba? Walang iba kundi si Ma'am Gina Ozarraga. Hello po, Ma'am Gina. Hi, our fantastic morning! Ayun, may spotlight nga kita, Ma'am Gina, para makita ka naman din ng mga ibang participants dito. Ayan, magandang gabi po, Ma'am Gina, no? Mamaya po, meron tayong mga sets of questions, pero bago tayo pumunta ron, gusto muna tawagin yung isang nating guest. Diba? Sobrang busy nito. Diba? Pero eventually, ginagawa pa rin niya si IFERN. And of course, without further ado, no? Welcome po, Doc Bernard. Hi, fantastic morning. All right, the doctor is in the house. Ayan po, so magandang gabi po sa inyo, Ma'am Gina and Doc Bernard, no? Ayoko nang patagalin pa, gusto ko direct to the point kaagad to. Kasi kanina hindi ko naman kayo tinanong kung what do you do, di ba? Paano ba yan? Kasi pag-uusapan din natin siya ngayong gabing ito. Diba? So, first of all, no? First question natin, we have 6 sets of questions. Mga kapatid, after 6 sets of questions, gusto ko po mag-prepare na kayo ng mga katanungan ninyo. Diba? Mga katanungan ninyo, mamaya po yung mga nagre-raise ng head, mamaya ko po i-entertainin yung mga katanungan na yan. So, first question, di ba? Alam nyo, ako talaga gusto ko yung direct to the point, wala nang paligoy-ligoy pa. So, Ma'am Gina, ayan, para sa iyo ang unang katanungan. What's your background prior to IFERN? IFERN-tastic morning again. I'm a traditional businesswoman. So, we started our business since 1994. I have a water refilling station. A restaurant, and then lechon manok. So until finally, construction products. Nag-distributor po kami ng construction products. Wow! Puro ano, big time. So ilan yung binila ko? 1, 2, 3, 4. Diba? 4 stream of income. Diba? Ayun. So thank you very much, Ma'am Gina. Diba? And of course, tatanungin po ba natin yung isang guest natin kung ano ba ang background niya prior to IFERN, di ba? Pero syempre, gusto natin manggaling mismo sa kanya, di ba? So, Doc Bernard, di ba? Fandino, tama po ba pagkaka-pronounce ko? Diba? Yes, tama. So, IFERN-tastic morning po to our participants tonight, 134,000 in Zoom. Ayan. So, para po dun sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, I'm Doc Anthony Bernard Fandino. They call me Doc B. Okay. I'm an internal medicine, diabetes, and memory care specialist po. I've been in the practice for more than 10 years, actually 12 years in the practice as a specialist already. Okay. So, masasabi na rin po natin na I have already established myself in the medical field, no, as a specialist in internal medicine and diabetes and also memory care. And with trainings and seminars attended both locally and abroad and also members of different societies in the medical society field. Wow, grabe, no? So mga kapatid, SparTANs, narinig nyo ba yon? Diba? Kasi ako, hindi ko po naintindihan, dumugo pong ilong ko. Actually, Doc, napakaganda po ng track record ninyo, no?
So, expert in diabetes and internal, tama? Grabe, yes. Diba? Tama ba yung dinig ko? Medyo nalito ko sa mga pinagsasabi nyo, Doc. Diba? I'm sure mamaya marami pong magpapa-prescribe sa inyo. Diba? So, Doc, no, ito yung second question ko sa inyo. Besides po sa pagiging doktor, no, paano ba kayo na-introduce to IFERN? Yan. So, magandang question yan. Actually, I was invited by my brother, si Meet the SparTANs. Okay. Way back last year, April. Okay. So, nung in-invite niya po ako last April, I was negatron, as in. Super negative po ako sa networking, no, sa larangan ng network marketing. Lahat ng excuse na ginagamit po ng mga invites natin, ginamit ko po yan. Walang time, I don't need it, I'm financially stable, hindi ko linya yan, etc., etc. So lahat po ng ginagamit sa atin, ginamit ko rin po yung mga linya na yan. Ano? And then, so hindi po niya ako kilalit at that time, that was last year of April. And then slowly, unti-unti nakikita ko po yung improvement sa kanyang IFERN journey, no? So in a couple of months he was able to achieve car club member, no? And yung tipping point, no, ng aking curiosity about IFERN was last late September when Rolex club na po yung brother ko. No, bakit naging tipping point? So I've been a doctor for more than 10 years but earning significantly well, but hindi ko masabi na I would spend that much just to buy a watch. No, so I also have a good amount of watch collection but I never bought a Rolex. Oh, so nung nakita ko naka-Rolex na siya, sabi ko, biglang tinamaan yung ego ko. Sabi ko, ako hanggang tiso and tag viewer, tapos siya biglang naka-Rolex, no? From IFERN pa. So doon na tip yung curiosity ko. So minessage ko siya, sabi ko, ang ganda ng relo mo, ha? Congratulations. And then sabi niya, oh, incentive ko from IFERN. So ano, interesado ka na ba? And that's when I started to ask, paano ba yan? Yan. So that's how it started for me. Wow, grabe, no? Talagang ano, very inspiring po yung ano, shinare ninyo, Doc, no? Yung tipping point, di ba? Rolex club lang pala. Kaya hindi mo talaga masabi kung paano mo mainganyo yung mga market mo, tama? Kaya talagang yung mga nakikinig dyan, pag sinabi na applying, na mag-Rolex ka na, di ba? Eh talaga magle-level up din yung mga magiging business partners mo, di ba? And same goes with you, no, Ma'am Gina. Di ba? Besides po dyan sa mga negosyo na hinawakan ninyo since 1994, di ba? Kataunan ko pa. Di ba? Di ba halata? Aside, Ma'am Gina, how are you introduced to IFERN? Okay, so actually, inutusan ako ng husband ko na maghanap ng vitamin D. So, sinabi niya, nakita daw kasi friend kami ni Glenn, sinabi niya, may nag-post si Glenn ng Fern D. Tanungin mo kung available ba, bibili tayo yung sagsagan ng COVID. So, yun, tinawagan ko si Glenn, sabi ko, Glenn, may available ka na vitamin D. Sabi, yes ma'am. So, sinabi din niya sa akin na, ano din ma'am, may business po ito, baka gusto mo. Sabi niya, so, sabi ko, okay. Sabi, ano mo lang ako ma'am, chat mo lang ako kung gusto mo ng, marinig yung presentation. So, siguro mga 3 weeks after, na-curious ako. Tapos sabi ko, sige Glenn, mag-schedule tayo. Nung August 12. Hindi ko malimutan 'yan eh. August 12,
doon nag-ano si Ap Jelay sa akin. Siya yung nag-present sa akin. So since ako is a risk taker, is an opportunity grabber, so kung ano yung mga opportunity talaga na dadaan sa akin, ginagrab ko. So yun, nung nag-present si Ap Jelay, right there and then nag-register ako. So sabi ko sa isip ko, ala, bakit ako nag-register? Parang hineptosize ako ni Ap Jelay. Oh, nung natapos yung usapan namin, sabi ko parang na-hypnotize ako ni Ap Jelay. Bakit ako nag-register kaagad? So, yun, mga ilang gabi din na hindi ako makatulog kasi ang kinuha ko kaagad yung family package eh. Wow. Oh, diretso talaga sabi ko kay Ap Jelay. Ano bang pinakamagandang package? Ano ba yung malaki ang return? Sabi niya, "Ma'am, yung family package." So, yun, nag-ano ako pagtapos naming yung Zoom pa doon pa ako sa kwarto ng anak ko kasi negative talaga yung asawa ko. Very negative when it comes kasi siguro sta siya. Mm-hmm. Very negative when it comes to ano yung sa networking kasi marami na ring nag-offer sa amin, mga Amway, mga kung ano-ano, so hindi talaga kami pumatol. So yun, after noon, hindi ako nakatulog, namroblema ako kasi ano ba itong pinasukan ko? Sabi ko, bakit ako nag-register ka agad? Hindi ako nag-isip. Sana naman binigyan ko yung sarili ko ng time na i-scrutinize yung ganon, di ba? Pero ewan ko, right there and then, nag-register ka agad ako, tapos yung family package pa. So, nung ano, si Glenn nga nagulat. Nagulat siya kasi may biyahe siya noon. So, nag-ano lang siya sa kotse, nag-zoom. So, nung pag-uwi daw niya, nagulat siya, bakit nag-register ka agad ako ng family package? So, yun. So, nung ano na, dumating na yung pinadala na ni Glenn yung stocks, tiningnan ko yun, dami nito. Paano ko kaya ito ibenta? Paano ko ito gagawin? So wala talaga akong idea, never talaga, wala. Ni isang idea, sabi ko, Glenn, ang dami nito, paano to, ang dami. Tapos pinagalitan ako ng asawa ko kasi doon lang sa may hagdanan nakalagay. Three boxes po yun ng LBC. Hindi ko talaga binuksan kasi pag binuksan mo, makita, ang dami eh. Pag binuksan mo yung box, so hindi ko binuksan. Sabi niya, ang dami yan, anong gagawin mo dyan? Magkano bang nilabas pong pera dyan? Ay, hindi ako umimik kasi pagalitan talaga ako. Hindi talaga ako umimik. Quiet lang talaga ako. So, August yun nangyari. Hindi ako nag-invite, hindi ako nag, kasi natatakot ako, baka sabihin nila, scam, yung ganun, di ba? So, natatakot ako na mag-introduce doon sa friends ko, baka sisihin nila ako, yung ganun. So, after, panagat nung tumatawag kay Glenn, ano na talaga, I'm so worried of this na. Paano to? So, para naman yung asawa ko hindi na mag-ingay, tinransfer ko doon sa office yung mga stocks ng IFERN. Eh, syempre, pagdating sa office, nag-inventory yung ano, kasi nilista isa-isa ng sekretary ko, dumating bigla yung asawa ko. Nakita eh, kasi nilagay, nilatag doon sa table. Ang dami niyan! Bakit ang dami pala yan? Galit na galit. Ay, hindi rin ako umimik. Yun lang ang ano ko. Hindi ako iimik talaga. Kasi... ngayon pa lang naman po, talagang ano, di ba, napatunayan nyo naman na hindi ko yung nabudol, di ba? Talaga, you made that choice. Sorry. Sorry talaga. So, ako lang yun. Naman, maski ako po, para si Doc Bernard din, nuknukan ng Negatron nung nag-start kay IFERN. Feeling mo na isa ka rin sa mga nabiktima, kaya takot ka rin mag-invite kasi baka makabiktima ka din. Tama po ba? Yeah, yun talaga yung feeling ko. Yeah, relate po ako dyan sa feeling na yan, Ma'am Gina. Pero mag-alala,
di ba? Si Ma'am Dele lang ang sa kalam, sabi nga, di ba? And yes, po yung ating queen natin for tonight. I would like to call the presence of our queen, di ba? Jela Mateo, di ba? Nanonood po siya, grabe, di ba? And now moving on po, Ma'am Gina and Doc. Diba, on our third question, diba, I'm sure marami na excited dyan sa mga participants natin na nanggigigil na na may tanong yung mga dapat nilang tanungin, diba? So let's go back to you, Doc. No, why and how did you join IFERN? Cash po ba siya? Credit card? Anong account kagad ang kinuha mo, Doc? Kung si Ma'am Gina, on the spot, family package, di ba? Kayo rin po ba, Doc? On the spot po ba, family package or corporate package? Actually, hindi up. No? So, yun nga, nung na-introduce na sa akin yung IFERN, na-introduce sa akin yung company, okay? Yung profile ng company, Sorto Manitan, no? And then the products, syempre yung flow ng RBA natin. Nung inintroduce yung products, I saw Fern Active, which had sodium ascorbate with zinc and vitamin B. No? Tapos Fern D, cholecalciferol, and then Milka, which is milk calcium. Sabi ko, teka, matagal ko nang piniprescribe sa mga pasyente ko yan, mga diabeticong pasyente, even before the pandemic, lahat yung mga vitamins na yan, piniprescribe ko na. Okay? So, before, I was also invited by other networking companies na nag-offer din ng mga supplements, mga ganyan. But hindi ako na-entice sa kanila or nag-join is because yung mga products nila are not practical for my patients. Okay, so hindi siya mapapakinabangan ng mga pasyente ko. Pagka prescribe ko siya sa pasyente, talagang nininegosyo ko lang sila. No? It's for me to earn and not to help my patients. Okay? Okay. So, dito sa products natin sa IFERN, no? Daily basis ginagamit ng mga pasyente ko yan even before. No? So, I would just be changing brands, kumbaga. And at the same time, before, ang kumikita was the pharmaceutical industry dun sa mga prescription ko. Now, with my prescriptions, I would be earning a piece of the pie, kumbaga. Okay? So, but first, syempre, kailangan ko masiguro na maganda ba yung produkto. Syempre, as I mentioned earlier, meron na rin tayong nabuong reputation, no? Hindi naman pwedeng sabihin, nireseta ko sa pasyente, tapos pag ano, sabihin nila at pag-uwi nila is, binudol lang ako ni Doc or binisnes lang ako ni Doc, di naman maganda yung vitamins niya, wala lang akong choice, napilitan lang ako bumili. But, proud to say, no, I've had return patients already who had very, very good feedback talaga with our IFERN products. Oh, so, maganda talaga. Okay, so that's one of the reasons why I'm very proud of our company is because maganda talaga yung produkto and I've heard it firsthand from my patients. Now, going to the question, anong package? Okay, so ang kinuha ko lang up nun was Premium Plus for myself and my wife also a doctor, OB-GYN naman siya, another Premium Plus. So our intention at that time was, number one, just to help my brother, okay, para matulungan din siya na madagdagan yung network, no? And do retailing. So yun yung main goal namin. Me and my wife, do retailing. No? Marami na rin po tayong naipon na pasyente over the years as well as my wife. So sabi ko, madali lang to. Madali lang yung retailing aspect. No? But I wasn't entertaining the thought of doing networking at that time. No? So ang kinuha natin up nun was dalawang premium plus package lang until nung na-NDO po tayo, no? That's when I was introduced to the concept of the family package. Okay? So sabi nila sa akin, you can add your kids. Eh, tamang-tama up, we have 3 kids, no? So swak na swak sa family package. So, that's me, my wife, and our 3 kids. So right now, yun ang member ng family package namin. No? And happy to say
that with the family package that we got, no, I'm earning, my wife is earning, and all our three kids are also earning. Grabe, Doc, no? Grabe, nakakahinggan nyo talaga, di ba? And sa mga pinagsasabi nyo po, Doc, sa mga nabanggit ninyo, no? Eh talagang dagdag booster siya para sa mga ibang IFERN distributors dyan. Kaya kapatid, makinig ka kay Doc, no? Si Doc nga, no? Na-entice sa ating produkto tayo pa kaya, di ba? So, Doc, ano po ba yung, kasi nabanggit nyo nga, yung inalok ka ng mga ibang networking company before, di ba? Pero hindi ka nainganyo sa mga produkto nila. Ano po yung nakapagpainganyo sa'yo sa IFERN products natin? Siguro, Doc, ano, ah, maganda kayo siguro yung mag-product orientation sa amin, no? Next topic po yan, pag-usapan natin. Pero ano, Doc, ano po yung nakapag-ano sa inyo, nakapag-entice na, uy, maganda tong product ni IFERN? Well, when I was introduced, yes, Doc, ano po yung ano? When I was introduced to the products, nakita ko yung mga seals of approval. That's first and foremost, no? So kompleto talaga, kompleto siya sa seals of approval, no? Brand of the year, World Branding Award. Sabi ko, maganda ng ano, ang reputation, no? So, but ang kilala ko lang noon was Fernsey. Oh. So before that, kasi FERN-C is available already in the mainstream market eh. So kaya yun lang yung kilala ko. But then when I saw the lineup and saw the seals of approval, no, DSM, Landia, quality, no, and the rest. So sabi ko, maganda. Then we had to try first. So hindi muna namin siya prescribe sa patients right away. Even if we had the package already, hindi muna namin prescribe. Pinanay muna namin, no? And we also saw yung effects niya, very good talaga, no? Fern active, Fern D, and Milka, okay? Although hindi masyadong na-highlight ang Milka, no? More of Fern active and Fern D talaga, but ang isang advantage ng Milka, even for hyperacidic patients talaga, they can tolerate taking Milka. Wow. Lactose intolerant patient. Ako po, I've never taken any calcium supplements before. I don't drink milk because I'm lactose intolerant. No, but I'm able to tolerate na Milka. So talagang maganda po yung mga produkto. So you have to be thank proud you very of thank our product. Yes, thank you very much, Doc. No, sabi nga po ng ating queen, coming from a medical doctor, no? Kaya kapatid, no? Kung ikaw nakikinig, di ba? Pakinggan mo yung sinasabi ni Doc. Di ba? Kung wala ka pang tiwala sa IFERN products, kung di mo pa siya pinapainom sa mga kapamilya mo, sa anak mo, eto na mismo si Doc na sa harapan mo. Di ba? Maski i-google mo pa yung profile ni Doc Bernard, baka sabihin mo, gawa-gawa namin si Doc Bernard. Di ba? I-research search mo, Google mo yung profile ni Doc. Totoong doktor po yan. Totoong mga life story po to. Wala tayong mga inimbentong istorya dito, di ba? Kaya yan, napakaganda talaga. I'm so excited ngayong gabing to dahil grabe, no, different aspect of life. Isang negosyante, isang doktor, di ba? Pag pinagsama mo sa IFERN, talagang sasabog ang negosyo mo, di ba? So going back to you, Ma'am Gina, di ba? Muntikan ko na matawag ng Doc Gina pa. Di ba? Papunta naman tayo sa'yo, Ma'am Gina. Di ba? Why and how did you join IFERN? Di ba? Yung nga, nasabi mo na na family package ka. So, ano yung nakapagpaintay sa'yo being marami ka naman ng negosyo, di ba? May mga negosyo ka na mga big time yung sa construction, di ba? Bakit mo pa naisipang mag-join sa IFERN? Besides na nainisip mo na parang nabudol ka lang, ano yung budol sa'yo? Bakit ka pumayag? Diba? Ano yung nabanggit ni Queen Jelay para mabudol ka? Actually, pinahawakan ko lang yung sinabi ni Ab Jelay na ma'am, pupunta po ako dyan sa Mindanao. So wag kang mag-alala, i-build po kita dyan. So yun lang ang pinanghawakan ko. So pero pumunta si Glenn, ano na eh, December na. December, so from August to December, wala talaga akong ginawa.
So yun, nag-start talaga ng mag-work kami ni Glenn is December lang. So yun, wow. tapos ang ganda pala, masaya, tapos marami kang ma-meet na mga friends, may bagong family, so yun ang gusto ko. Tama po yun, ma'am, no? Ang SparTANs po, extended family nyo na simula ngayong simula nung nag-sign up po kayo, di ba? Yeah, that's true. To add on sa question nyo, no, para ma-follow up po, Ma'am Gina, how do you feel now that you're doing an untraditional business na malayong malayo dun sa mga traditional business mo? Actually, masaya. Masaya ako nga, kasi ano, timely lang siya kasi plano namin na mag-asawa na yung parang i-ano na namin doon sa anak ko yung business, tapos kami medyo magpahinga na para mag-travel na lang, yung ganon. So nagpapasalamat talaga ako na dumating si IFERN kasi mag-travel kami, may income pa. So, may matulungan pa na mga friends, mga relatives, na mga ibang tao. So, yun ang kagandahan ni IFERN. Yes, time freedom. Tama po, Ma'am Gina. Yeah, yeah. And actually, yan po isa sa mga pinaglalaban talaga natin dito sa IFERN. Diba? Even si Doc, diba? Okay naman yung income ni Doc. Pero yun nga, yung time freedom and then whatever pa, diba? Ayoko muna magbanggit ba kasi madaanan naman natin sa ating mga questions. Diba? So, going back to our questions, question number 4. Diba? Doc, Bernard, mapunta naman tayo sa iyo. How do you feel now that you're doing a non-traditional business na medyo malayo sa profession mo? So ang isa kasi up sa mga reason, no, one of the reasons why we joined IFERN was not just the financial aspect na pwede mong mag-gain. Also, not just the time freedom that you can also gain, but also yung mga lives na pwede mong matulungan. So, yun yung isang very, very promising na nakita namin dito. Parati ko mang sinasabi sa mga friends namin, if you don't see that you can have an improvement in your current situation right now within the next 5 to 10 years, no? Why don't you try and join IFERN? Because this might turn your life around. Yun yung inaan namin. Especially doon sa mga friends namin who are not well-educated. Sabihin natin, hindi naman sila masyadong financially capable to invest in big businesses. No? And hindi rin well-skilled. So my point is, ang IFERN gives us equal opportunity, no, for everybody. Okay? So pwede kang katulad namin, highly educated, well educated. Pwede kang katulad nila, Ma'am Gina, well experienced sa business, or pwedeng katulad ni Apken, who was a welder before. So equal footing lahat ng tao pagdating dito sa business ng IFERN. Now, recently, no, I was asked, malaki ba ang difference, Doc, ng IFERN business sa linya mo, no, sa pagiging doktor? Me and my wife, we've been in the medical industry all our lives. Okay? So pre-med, physical therapy, my wife medtech naman siya, tapos after that, medical school, and then doctor, syempre. So wala kaming ginawa kang mga businesses. We just concentrated and on our expertise, which is being a doctor. So wala kaming experience pagdating sa business, especially networking. No? Now, with the name that we've established for ourselves, ang main difference with IFERN is sa industriya namin, kami na yung nilalapitan. Kami yung pinupuntahan. Yung mga medical representatives endorsing their products ng mga company nila, kami ang pinipilahan. But this time, it's the other way around. It's me inviting people,
It's me asking other people to invest, no? Not just my friends who I know can invest, no? But also other people who I know who might have we might be able to change their lives through IFERN. So, ang ini-invite namin hindi lang yung alam namin na negosyante, alam namin na may pera, no? Yung mga tao na alam namin pwedeng matulungan ng IFERN business. Isa yun sa mga tao na ini-invite namin, no? Tinuturo namin na ito, baka sakali dito magbago ang buhay mo. And which is very inspiring din kasi yung mga success stories natin sa IFERN. And one of the difficulties that we always encounter, me and my wife, when we're talking to people, sinasabi nila sa amin, eh, nagagawa nyo lang kasi yan kasi mga doktor kayo. Diba? In line sa produkto, et cetera, diba? But we always tell them, yung mga uplines po namin, hindi naman sila doktor. Call center agents, businessman, iba't ibang walks of life. So, hindi mo pwedeng gawing excuse na dahil sa doktor ka or businessman ka, successful ka sa business mo, it doesn't guarantee that you'll be successful in IFERN. Not unless paghirapan mo talaga, pagtsagaan mo at mahalin mo yung IFERN business mo. Yes, di ba? Grabe. Very well said, Doc. Sa darating na halalan, Doc Bernard. Di ba? Grabe. Very inspiring po yung mga binitawan nyo, Doc. No? Sabi nga ni Upline Crystal de Vera, may tama ka, Doc. Grabe, talagang si IFERN po, all walks of life. Alam mo, grabe, no? Nung sinabi nyo na nagagawa mo yan dahil doktor ka, sa akin din po, may mga nagsasabi din sa akin, eh, Byron, nagagawa mo naman yan kasi negosyante ka na dati pa. True. Maganda po yung binitawan ninyo na rebuttals sa kanila. Yung mga uplines nga namin, hindi naman negosyante, hindi naman doktor. Pero earning massive income. Diba? So, yun, no? Again, thank you very much, Doc. Moving on po sa ating next question. Diba? Siguro, babalik ko muna sa yung katanungan, Doc. Diba? Anong advice mo sa mga members na nandito, na mga nakikinig ngayon sa ating Zoom? No? 181, grabe, parami ng parami yung ating participants. At sa ating live sa Facebook, 30,000 viewers sa ating Facebook live, di ba? Ano mga advice mo sa kanila, Doc, sa mga hindi pa nagmo-multiple accounts, di ba? Kasi ikaw, Doc, nag-start ka sa Premium Plus and then pinasok mo kagad yung wife mo, di ba? Premium Plus din. And then eventually, family package din, di ba? So, ano bang may advice mo sa mga takot mag-invest, di ba? Doc, ikaw, ano may advice mo sa kanila? And sa mga, baka may mga non-members din dito na nakasingit, no? Ano pong magandang advice mo para sa kanila? Okay, so, ang isa sa parati kong ina-advise sa mga uplines natin is, first and foremost, you have to believe. Okay? Believe in the company, believe in Sir Tom and Madam Kim, believe in the products. Kasi maganda talaga siya, first and foremost. No? Through that belief, okay, then you can expand. You can share that passion to other people. Okay? You can share that experience. No? Isipin nyo parate yung first time kayong nag-attend ng RBA. Tapos, yung na-visualize nyo na pwedeng mangyari sa inyo, yung nagpa-excite sa inyo nung time na nag-attend kayo ng RBA, and hold on to that, okay? And believe that you can do it. Yan ang very important na advice. Now, pagdating naman po sa package, okay? Always choose kung kaya mag-family package, i-join nyo na yung family nyo. Okay? Doc, bakit why? Kailangan, yes. Yung so, why? So why? Katulad po what we are doing right now. I'm working for my account. So, my wife is working for her account, and we're also working for our children's account. Mm-hmm. Okay? So sa ngayon, no, aside doon sa mga insurance investments na kinuha namin sa kanila, etc. Right now, meron silang sarili nilang businesses na alam nila meron sila, even my youngest, 6 years old,
says he's upline jack, no? Alam nila na meron silang pwedeng fallback on later on, no? When they turn 16, 18, gusto nilang seryosohin yung IFERN business nila, then they have this IFERN business to turn on to. Kung by that time, maganda na rin yung network nila, di ba? So, in 5 years time, baka sila na yung magpaaral sa sarili nila. Kung gusto nila mag-doktor, no? Bahala na sila sa tuition fee nila, may business na sila eh. Doon na sila. Yes. So, kung kaya mo mag-family package, todo mo na, family package mo na. Total, tatrabahuhin mo rin lang naman. Tama. Diba? Oo. So, same effort. No? Same effort din lang naman yung ipuput in mo eh. Sama mo na lahat ng mga gusto mong isama na pwedeng makinabang din. Diba? Tama po yun. Ako po talagang relate na relate ako dyan kasi... medyo may similarity po tayo, Doc, kasi nung nag-start kami rito, ako po yung negative, yung wife ko is looking forward na gumanda nga yung buhay namin dito kay IFERN. So ginawa ng wife ko, dalawa rin kami, premium plus agad, and then eventually family package, and ngayon nga kumikita ng daughter namin na 9 years old, or yung father ko, diba, na senior citizen, and pati yung mga kapatid ko, kumikita na rin. And actually, yung brother ko po, no, na-awardan lang po itong nakaraang event ni IFERN as one of the top distributor nung month of December. Diba? Kaya talagang family package is real. Diba? Kaya sa mga nakikinig po ngayon, diba? Kung ikaw nagmo-multitasking, baka naka-plug-in ka lang pero hindi ka naka-focus, diba? Kapatid, mag-focus ka ngayon. Kung kinakailangan, panoorin mo ulit tong replay na to sa Facebook Live, panoorin mo siya. Diba? Sa mga participants po natin, ihanda nyo na po yung inyong mga personal questions. Diba? Kasi po mamaya, magbabasa tayo mga tatlong katanungan lang po. Diba? Para hindi po tayo masyado mag-overtime. Diba? Again, thank you very much, Doc Bernard. No? Ang dami ko pang gustong sabihin para sa inyo or itanong, pero gusto ko pong mag-giveaway sa ating mga participants. Diba? Grabe, mga words of wisdom ni Doc. No? Amazing, maski nakakadugo ng ilong. Diba? So, mabalik po tayo sa inyo, Ma'am Gina. Diba? Ma'am Gina, parang ano ngayon, you look so fabulous tonight. Di ba? And may nagbulong po Aurora. Sa... Aurora. May nagbulong po sa akin ngayon. Di ba? Mukhang kakaiba yata yung oras nyo dyan ngayon sa lugar ninyo, Ma'am Gina. Ano na po ba ang oras ninyo ngayon? 8:45. Naks, parang nasilaw ako doon, Ma'am Gina. Bigat ng dating, di ba? Doc, tingnan nyo, Ma'am Gina. Ano po ba yan? Parang Rolex yata yan. Wow. Just acquired po this today. Today? Wow! Paano lang yan? Today. Andito po ba kayo sa Manila o sa Mindanao? Yeah, andito pa ako sa Manila. Bukas yung lipad namin. Wow! Grabe, grabe, di ba? Pwede niyo po bang may kwento yung maski ilang segundo lang yung experience niyo, no? Nakapagsuot na ba kayo before ng Rolex watch or this is your first time na makapagsuot din ng Rolex? This is my very first time. Sabi nga ni Sir Tom, sa business mo na matagal na, may Rolex ka ba? Sabi ko, wala, sir. So ngayon, IFERN yung ginawa mo, magka-Rolex ka. So yun. Grabe, kaya pala iba yung ngiti mo kanina pa, Ma'am Gina. Diba? Kasi iba yung dating yung pag naka-Rolex eh, diba? Kaya nga kasi si Glenn, nung naglatag kami doon sa Iligan, yung downline na nakuha namin is former manager ng National Power Corporation. So tiningnan niyo yung relo ni Glenn. Tiningnan niya yung relo ni Glenn, sabi niya,
ganda ng Rolex mo ah. Kaya sabi ko, ah, magro-Rolex ako para lalaki yung ano ko. Well, eh, diba? Nag-family package na, nag-Rolex club pa. Sana all, diba? Sabi pa nga ni Aplang Green, with diamonds pa. Hindi lang basta-basta Rolex, may nakapalibot pang diamonds, diba? Grabe, grabe, diba? Hindi makapiniwala talaga na may Rolex na ako. Grabe, oh. Kalain nyo, 1994 na negosyante. Since 1994, diba? Ngayon lang nagka-Rolex. Only in IFERN. Kaya kapatid, SparTANs, kung nakikinig ka ngayon, diba? Gusto mo rin ng mamahaling relo, diba? Hatawin mo na si IFERN. Grabe. Diba? Moving on, Ma'am Gina. No? Tatanong ko rin po yung tinanong ko kay Doc Bernard. No? Anong advice mo sa mga members na nandito, Ma'am Gina? Yung mga matatagal na or sa mga bago, di ba? Yung mga hindi pa nagro-Rolex watch. Dag na mga accounts. Yung hindi pa nagpi-premium plus. Yung hindi pa nagpa-family package. Di ba? Tamaan ka, kapatid. Di ba? Ma'am Gina, ano pong may papayo mo sa kanila? Diba? So yung nakapag-register na, nakabili na ng package, gawin nyo na kasi totoo talaga si IFERN. Totoong yayaman ka. So, maniwala ka lang. Totoo, we will all go there. So, tulungan. Maganda pag may team kasi dito, ano eh, yung sa iba kasi, hindi ko nakita, may nakita kang milyonaryo, may nakita kang may isang luxury car. So, parang hindi siya totoo, di ba? Parang gawa-gawa lang. Pero dito sa IFERN, marami, hindi tsamba. Maraming milyonaryo, maraming may luxury car, maraming nagka-Rolex. So, this is it talaga. So, go for it, work for it, hataw na, kapatid. Grabe, no? Very short and simple yet malaman, di ba? Coming from a businesswoman, di ba? Ako rin po, Ma'am Gina, I'm in the traditional business for 20 years. Kaya IFERN lang po ako nagka-luxury watch. Ito po yung aking panray. Nice! Diba? At di lang yan. Yung akala ko na mahal ng relo, wala. Display ko lang to, gadget lang pala to. Diba? This is yung ano, true watch. Diba? Grabe, diba? Ang yabang, diba? Sabi nga ni Sir Tom, pagyabang mo, meron ka eh. Diba? Yes. Diba? Thank you very much, Ma'am Gina, no? Napaka goosebump ng sinabi mo, napaka simple pero sobrang malaman. Diba? Relate na relate po ako diyan sa nabanggit po ninyo. Diba? And moving on po tayo, Doc Bernard and Ma'am Gina, no? Ngayon po hahanap na tayo ng katanungan sa mga audience natin. Diba? May mga nakita na akong nagtanong kanina. Si from applying Kuku Chan, 'di ba? Para sa iyo doc yung katanungan niya. 'Di ba? Ang tanong po ni Kagawad Kuku Chan is na re-reject pa ba ang isang Doc Bernard kapag nagpe-present po ng IFERN business? Ah, yes. Lahat ng pinagdadaanan po ng ating mga uplines, pinagdadaanan pa rin 'yan. Scene zone, rejections, ma-injan. So, pare-pareho po tayo ng pinagdadaanan pagdating dito. But, the important thing is, huwag ka lang titigil. Huwag kang hihinto. Tuloy mo lang. It's okay. It's fine. No? Hindi ikaw ang nire-reject. But, yung ino-offer mo. So, just keep on offering. You'll never know. Hindi mo alam kung sino yung ano. Kung sino yung mag-yes at mag-hindi. No? So, napakarami ko rin pong mga nakausap na big businessmen o mga doctors na matagal na ring mga doktor sa industriya. Alam mo naman na kaya. But still, they do not believe, they don't see the vision. That's why they still say no. So, may rejections din po. Wow, grabe, no? So, take note on that, SparTANs, no?
Yung iba, kaya nare-reject tayo kasi hindi nila nakikita yung vision. So very important din po na sell the vision sa mga kausap ninyo. Hindi lang yung tipong parang salesman lang tayo na binibentahan natin sila, di ba? So you need to sell the vision, di ba? And ayan po, may nag-chat po sa ating Zoom chat box. Sabi po ni Ma'am Jenny, binaliktad na pangalan, magkano po ba si family package po? Grabe, no? Ma'am Jenny, tawagan mo po or i-chat mo, balikan mo yung tao nagpasali sa'yo para maikwento niya sa'yo or may present niya sa'yo kung paano ba or magkano yung family package. Diba? And sa'yo, Ma'am Gina, ka pala, may isa pa tayong katanungan dito, nag-private message po sa akin. Ma'am Gina, ano po ba yung nakita ninyo? Bakit po kayo nag-family package? I just want to maximize. Yung ano, sabi ko kay Akjela, anong pinakamalaking ano dyan na pwede kong kunin? Yun lang, kasi ano, negosyante ako eh. Gusto ko yung maximum na ano, income opportunity. Wow, grabe no. Maximizing is the key, di ba? Sabi nga lagi namin sa presentation, tatrabutin mo na rin lang pala. E di kunin mo na yung pinaka the best package para working smart. Diba? Not working hard. Tama po ba o tama? Tama. Yes. Sabi nga ni Abjeli, maniwala ka lang sa akin. Diba? You need to believe in the system. Believe kay Apply. No? Tsaka yung belief level mo sa ating produkto, sa ating company, sa ating presidente. Diba? Kanina lang bago tayo mag-start. Diba? Grabe, nasa Go Negosyo Mentor, kapatid program mentor yung ating presidente at CEO, di ba? O nakaka-proud talaga na yung presidente natin, nagme-mentor siya sa mga aspiring businessman, di ba? So going back to you, Doc, meron ulit tayong katanungan dito. Galing po kay Upline Levy de la Peña. Ayan, Doc, sabi po dito, ano ang pakiramdam na this time na nasa IFERN ka na, alam mo na hindi ka sa health makakatulong sa mga tao, kundi kung pati na rin sa kabuhayan ng marami nating kababayan? Well, first, we are also able to help other people. Not just by joining IFERN, but introducing the products. So, katulad po ako, sa mga pasyente natin, ini-introduce natin yung magandang produkto ng IFERN and nagbe-benefit yung mga pasyente. Okay? And hindi po kailangan maging doktor para magawa nyo yan. Just an IFERN distributor, you can also help other people. I-introduce nyo yung produkto at malay natin, baka yun ang maging key sa kanilang mga health issues. No? Now, pagdating naman po sa pagtulong sa ibang tao through introducing the business. Sabi ko nga po, ang isa sa mga advocacies namin ng wife ko when we joined IFERN is we will as much as possible try to turn other people's lives around through IFERN. At tutulungan natin sila bilang dahil nagtiwala sila sa atin, no, sumama sila sa ating team, at tutulungan natin sila talaga to the best of our abilities na ma-turn around talaga yung life nila. Pero syempre, kailangan tulungan din nila yung sarili nila. Diba? Hindi pwedeng push lang ng push tayo sa kanila. They have to do it themselves. They have to want to do it themselves as well para matulungan natin sila. Ayun, thank you very much, Doc. No? And again, ang dami pong gusto magtanong sa inyo, Doc. Pajikas na lang po yung ito pa po, Doc. Meron pa pong question dito, no? I want to ask Doc Bernard, sabi po ni Upline Rafaela Camacho, no? We have a prospect hesitant to join kasi conservative yung obigay niya na ma'am. He said something about doctor's code of conduct. How to negate and counter. Ayan. Actually, pagdating po sa doctor's code of conduct, wala naman tayong binaviolate through IFERN. No?
ang mababiolate natin is kung alam mo, katulad nung sinabi ko po kanina, may mga ibang mga companies na nag-invite na sa atin before, na alam ko naman that their products will not really benefit my patients. So, ang mangyayari po nun, kaya ko lang sila re-resetahan or pibigyan ng prescription ng mga produkto na yon, is because gusto ko mag-earn and not to help other people, not to improve their health. No? But with our products, it's not just you earning, but also helping their health as well. Improve mo yung immunity nila, especially this time of pandemic, kailangan i-boost lahat ng immunity ng mga tao. So, isa yan sa mga proven effects ng ating mga products, especially Fern B at saka Fern Active, which also has sodium ascorbate with zinc, diba? So, we are not violating any code of conduct because we are after the welfare of our patients and not just to enrich ourselves. Wow, grabe. So, confirmed po, SparTANs. No violation, no? So, into welfare din tayo, di ba? Hindi lang po kitaan. Nagkataon lang po na sobrang ganda ng product natin, di ba? And then eventually, yung income po nagfa-follow. Tama po ba, Doc? Yes, yes. Diba, no? Once again, Doc, may tama ka na naman, di ba? Ang galing, di ba? So, sa mga SparTANs po dyan, no, na may mga gustong kumausap or presentahan ng isang doktor, huwag po kayong kabahan, huwag po kayong matakot na baka mag-violate ng kung anumang conduct yan. Diba? Yan na po si Dr. Bernard na po nagsabi, diba? Maski i-add nyo sa Facebook si Dr. Bernard and then ipakausap nyo sa doktor. Diba? Yun, so grabe, no? Thank you very much once again, Doc. And ako naman po, Doc, personally may katanungan din ako. Kasi kanina, may downline po kami all the way from Dubai. And then, minimessage siya ng family niya na huwag na raw gumamit ng IFERN product. Kasi po, may gustong i-address yung asawa niya. Hindi ko na po babanggatin kung anong sakit. No? Sabi lang po, nung kamag-anak nila, yung mga IFERN products daw po, puro synthetic ang content. So, ano pong masasabi nyo dun, Doc? Well, i-introduce natin yung produkto, no? How, kung paano siya pinoproduce, diba? Yung mga capsules natin, diba? Alam naman natin, they're all natural, okay? Products, yung sabi nga ni Sir Tom, we only get the best raw materials for our products. Okay? So, yung mga ganun po, no? Just tell them how really good the products are. It all boils down din, syempre, sa atin, it's our responsibility na alamin natin kung gaano talaga kaganda yung produkto. So, alam din natin kung paano natin i-defend yung produkto pagdating sa mga ganun. But, yun lang po, don't hesitate. Kasi, ito, from personal experience, maganda talaga yung effect ng ating mga products. And yung mga pasyente ko po, maraming range ang aking scope ng patients. I have stroke patients. I have patients who had bypass, angioplasty, mga diabetic with kidney disease. All of them, I give power trio. Wow, grabe. Thank you very much, Doc, no? Ipapadala ko to doon sa I hope nung downline namin, no, na nagtanong sa amin noon, I hope na nanonood ka ngayon. Diba, yun na po, nasagot na po yung katanungan mo coming from a doctor na mismo, no? Si Doc Bernard, no, talagang ayan na yung patunay, di ba? Thank you very much again, Doc. No, grabe, sobrang malaman po yung mga sagot ninyo. And going back, Ma'am Gina, I have questions for you. Since wala na pong katanong, ito last question na, no? Ma'am Gina, di ba? Sa isang napakalaking negosyanteng katulad mo, para sa mga participants po natin na nagbabalak din na kausapin yung mga high profile like you, no? Ano pong masasabi ninyo? Ano po ba yung mga dapat, may kailangan ba do's and don'ts na banggitin na words or mga anuman, di ba? Paano po ba ma-entice
yung isang taong katulad ninyo na mag-IFERN din or pakinggan si IFERN? Ano lang, sa akin, pag kilala nila ang Fernsy, kasi ano na siya, known household, ano na siya, household name na for vitamin C. So, kampante na sila na yung produkto is quality talaga. So, mag-follow na po yung ano, pinakita mo yung si Sir Tom, yung mga videos. So, yun, na-entice na sila. Lalo na yung mga mahilig sa, usually, di ba, sa negosyante, mahilig sa luxury car. So, yun, naglalaro yung ano, yung isip nila kung paano nila kunin yun. So, yun, nagpa-explain sila how to do the business. Kasi number one talaga, luxury car for the businessmen. Tama po yun, Ma'am Gina. So, SparTANs, napakinggan nyo po ba? Diba? Luxury items po ang ibungad nyo sa mga prospects ninyo na mga high profile, mga negosyante. Kasi nga po, yung mga marami pong negosyante, even me, may mga tita ko na mga mayayaman naman, may mga negosyante, or may mga negosyo sila, no? And earning a huge amount naman, pero they cannot afford Mercedes-Benz. They cannot afford Rolex or mga Panerai watches. Diba? Kung ma-afford man nila yung mga luxury watch, they cannot afford to wear them anytime. Diba? Diba? Pang-display lang nila. Diba? Kaya tulad ng mga nasa iPhone, pang-everyday use yung mga luxury watch. Pang-everyday use yung mga luxury shoes. Diba? Pang-everyday use yung mga luxury cars, pamalengke pa lang nila, pang-deliver ng mga IFERN products and packages. Diba? Kaya po mga kapatid, pag sinabi ni Upline, mag-luxury car ka, mag-luxury watch ka, gawin mo na lang, maski hindi mo pa naiintindihan, kasi alam na ni Upline, diba, kung paano palakihin ang negosyo mo. Diba? So, yes, tama, sabi ni Upline Jailai, yung mga diamonds and mga Rolexes, di ba, ni Upline Jailai, Rolexes, eh, no? Mga pambahay na lang siya. Di ba? Kung nalulungkot ka, kung na-reject ka, titigyan mo lang yung luxury watch mo. Di ba? Wala sila nun. Di ba? So, once again, no, thank you very much for your time, Doc Bernard, no? Alam ko na napaka-busy nyo, pero you gave time para makapag-share po ng inyong iFern journey dito sa ating SparTANs. And also, Ma'am Gina, thank you very much po for giving time, no? Talagang grabe, iba yung ngiti mo ngayon, Ma'am Gina. So, yun pala, no? Dahil po sa Rolex watch with diamond. Di ba? And congratulations, no, Ma'am Gina, for being the one of the top distributor no month of December. Di ba? Thank you. Yes, and looking forward po Doc Bernard and Ma'am Gina na kayo naman ang mapakinggan namin sa entablado sa offline event, no, para po mapakinggan naman namin ang inyong sharing, di ba? Alam ko bitin na bitin, di ba? Ang dami po nagre-request ng part 2. Diba? Pero yun nga po, no, may bayad na po yung hosting ko pag lumapas tayo ng isang oras. Di ba? Actually, just kidding around. Alam nyo po, sobrang nagagalak po ako, no, na mag-service din sa ating SparTANs family. Di ba? So, paki-on na po ang inyong mga video since wala namang katanungan. Di ba? Sa ating Facebook Live. Grabe, walang bitawan. 30 viewers pa rin sa ating face Zoom, 169, di ba? So, let's do our traditional photo ops. And of course, syempre, kami munang mga hosts, di ba? Kami munang mga speaker. So, Doc and Ma'am Gina, iFern sign na po. Kung naka-Rolex watch ka na, kaliwa na gagamitin. Nax! Yes. Si Doc, malapit na yan for sure. Baka next week or bukas na, no? Ayan, so you know the drill, diba? I-flex mo yan, Ma'am Gina, yung Rolex mo para mamaya pag na-post ka, hindi makita eh. Ayun, diba? Ayan, so 1, 2, 3, smile. Alright, para sa lahat naman po, walang bibitaw, iFern sign pa din para sa lahat. Okay, 1, 2, 3, iFern sign ka lang, apat na page to, no? Hindi mo alam kung nasang page ka.
Ayan, so konting-konti na lang, kakain na. Di ba? Konting-konti na lang, di ba? Pwede na maglatag. All right. So once again, mga kapatid, mga Spartans, no? Spartan Nations, thank you very much for your time. Wala munang bibitaw, di ba? So ito mga napakinggan nyo ngayong gabing ito. Alam ko, Meet the SparTANs is one of our training module or training platform. And yun lang, no, ang lesson for today, no, na natutunan ko talaga is the massive online, yung self-confidence mo, yung belief level mo, kailangan po talaga matatag. Diba? Kaya may dumating man na isang Doc Bernard sa harap ninyo or Ma'am Gina sa harap ninyo, ay kayang-kaya nyo po talaga na ma-presentan siya confidently. Diba? So, once again, oh, thank you all for participating. No? And every Thursday po, i-plugin ko na lang din yung RBA All-In natin, SparTANs. No, share all materials next MTS sa susunod na Monday pa, no? Sa last Monday of the month yung ating susunod na Meet the SparTANs. Diba, kung gusto niyo panoorin po ito sa ating Facebook page, yung members only, no? Kung wala ka pa sa page na yon, magpa-add ka na sa apply mo para mapanood mo po siya nang libre. Diba? So once again, this is your Senior Field Vice President Byron Layno, no? To God be all the glory and God bless po everyone. Good night. You can unmute yourself. Pasalamatan mo yung taong nag-invite sa'yo. Pasalamatan mo yung taong dahilan kung bakit ka nasa SparTANs ngayon. Diba? Doc Bernard. Thank you very much. Up, Jenny. Thank you, everybody. Thank you, congrats. Congrats, Doc. Thank you. Ang gagaling.